Magandang araw sa inyo mga hubby, welcome back to our channel. And for today's video, nandito tayo ngayon sa MCQ Jandop. So syempre, pagka nandito tayo ngayon, ang pag-uusapan natin tungkol sa mga structure week. So simulan natin ngayon sa mga German Beauty Homer. Syempre, tatanungin natin yung mga veterano sa ganitong klase ng breed. So, bro, ano ba yung masasabi mo or mga kailangan na meron sa German Beauty Homer kapag pipili tayo ng pang-breeding or pang-show? Unang-una, pagka pang-show, kailangan yung standard. Doon tayo babase sa standard. Kailangan kung ano yung standard ng GBH, mapalabas natin, malapit sa, kasi hindi natin makukuha yung perfect eh, nakatulad sa standard. Walang perfect na ibon. Kaya as much as possible, yung pinakamalapit sa standard ng GBH, yun yung mapalabas natin para pwedeng i-show. Pagdating naman sa breeding, dyan lalabas kung ano yung target ng isang breeder. Kasi bawat breeder may kanya-kanyang type eh, may kanya-kanyang tinatarget. Ngayon, kung ano yung kailangan mo sa loob mo para ma-develop mo patungo dun sa gusto mong type ng isang GBH, yun yung mga kukunin mong materials para dun sa breeding program mo. Okay. So for example, bro, ako pala meron akong magandang stance na kaya lang, supply pa sa instructor yung mga magagandang stance ko. Kailangan ko ng materials ngayon na Head structure. Pero sa GBH kasi, since nasa head structure group sila, kailangan, unang-una, syempre, priority, maganda na agad yung head structure. Kasi sa isang GBH, pinakamahirap i-develop yung head structure. Kaya kailangan, yung gagamitin mong materials, meron na kagad yun. Meron na kagad siyang magandang head structure. Tapos, ang ibabalanse mo na lang nun, ang pagbalanse mo lang sa breeding, kung ano yung kulang dun sa ibon na hawak mo na meron ng magandang head structure. Kung kulang siya sa height, kulang siya sa size, yun yung ihahanapin mo para sa pampairing mo sa kanya. Kung hindi ganun kabalanse yung katawan niya, yun yung hahanapin mo para mabalanse lahat. And then, sa head structure, maraming parts yan eh. May wattle, may beak, may eyes here, may eyes. So doon, ibabalanse rin. Kasama na yung reach ng head. Kung medyo short reach yung gagamitin mo, dapat ang ipapares mo doon yung ano, merong exaggerated na long reach para makorek or mahabol yung kakulangan sa reach nung paparisan mo. Tapos, same thing din, basta kung ano yung weakness nung paparisan mo, yun dapat ang strength nung ipapares mo. At kung ano naman yung weakness nung ipapares mo, yun naman dapat ang strength nung paparisan mo para mabalanse. Tapos, pag-aaralan mo kung ano yung quality ng nilabas nila, dun ka ngayon mag-a-adjust kung ano pa yung kulang dun sa nilabas nila. So, basically, ganun lang naman ang pag-preparing sa isang GBH. Sa breeding yun. Sa breeding, oo. Para mapalabas mo yung gusto mong show quality. Tapos pagdating sa show, di ba may iba't iba tayong kategory na pwede natin share sa color category tayo. Usually naman, meron lang 4 categories ang GBH, lalo na sa NFFP. Pero sa ibang club, may 6 categories, merong 5 categories. Pero sa NFFP kasi ang main categories sa club is solid color, which mga solid, mga pure white, mga pure blacks. Tapos meron tayong bars and checks. Yan, lahat ng may bar pattern, tsaka checkered pattern. Tapos meron tayong mga pipes. Tapos yung huli, yung AOC. Kasama na doon, mga tiger bristle, mga barless, mga recessive yellow, recessive red, mga almonds, yan. Yung pasok sa AOC. Kasi sa ibang club, nakahiwalay yung tiger bristle sa AOC. Doon, tapos, meron pa sa ibang club, magkahiwalay din yung bar tsaka yung check. Kaya dumadami. Pero okay lang naman yan, nasa club naman yan kasi kung ano yung mas gusto nilang category, syempre yun yung masusunod. So aside sa color, meron pa tayong gender. Sa age wala pa yun. Hindi, sa NYBS,
katulad nung huling NYVS na show, yung last Sunday, puro banded, puro young birds talaga yon. Ngayon, meron naman isa pang show na banded na parating, yung Head Structure War sa May. Yun, merong young categories, merong old categories. Which is papasok doon sa young category, yung mga banded. Yung mga banded. Sa old is sa old, yung open banded. Banded. Ah, okay. Pero bawal yung TI. Bawal yung TI tsaka unbanded. Okay, okay. Yun, separate din yung packs tsaka sa head. Kumbaga, may separate color categories yung pack, may separate color categories yung head. Tapos lahat ng mag-first sa lahat ng color categories or color classes, maglalaban-laban yun as best GBH pack, tapos ganun din, best GBH head. Tapos yung mananalong best GBH, yung best GBH head, tsaka yung best GBH pack, sila yung maglalaban para sa best GBH overall. Sa experience mo bro, talagang laging lamang yung GBH pack? Majority, mostly, majority ng mga winners na naging best GBH, karamihan pa. Pero may mga shows na rin na lumusot na hen. Pag magandang maganda yung hen talaga, makikita naman yun ng mga judges. So when it comes sa preparation ng mga German beautifiers sa grooming, wala, sa mga markings, sa patterns. Yun nga. Yung grooming depende yun sa fancier eh. Kasi may mga nakikita akong fancier na few days before ng show, doon nagpapaligo. Doon nag-umpisa ng grooming. Sa akin kasi, matagal eh, mas matagal eh. 2 months, as much as possible, doon nakaredy na eh. Or ako, kasi since YB, mga na-breed ko ng YB, syempre, makikitaan mo na ng potential yung mga pwedeng pang-show. Oo. Yung mga nakitaan ko na ng potential, isi-separate ko na yon. Tapos at the young age, mga 3 months, 4 months, doon pa lang, nag-uumpisa na ako ng grooming para pag umidad sila ng ako, kasi pinakabata, gusto ko at least 10 months. Pero 8 months kasi pwede na rin. Pero kung 10 months na pinakabata mo na i-show, medyo mas matatag na. Kaya yun, pagka nag-select na ako ng mga may potential sa show, mga 3 months old, 4 months old, doon pa lang, naka-separate na sila, naka-single cage na sila. Yun, start na ako ng preparation noon, doon sa pagsali sa kanilang show. Yan na, naka-separate na, doon pa lang, papaliguan ko na yun. Kasi yung age na yun, doon na yung age ng molting nila eh. So doon gusto ko, bago tumubo talaga yung mga bagong balahibo, nakapaligo na ng pagpaalis ng kuto. Para pagtubo ng mga bagong balahibo, hindi na masira dahil sa kuto. Wala na silang kuto. Tapos doon, magpupurga ka na rin. Para pagka nasa tamang age na, kumbaga fully molted na yung ibon, naka-precon na siya. Aantayin mo na lang yung tamang panahon para i-show. Oo, kumbaga yung mga pag tumuntong na siya ng mga 8 months, pwede na siyang i-show. Ready na siya kagad. Hindi yung 2 weeks, 3 weeks before the show, doon mo i-re-ready. Hindi. 3 months old pa lang, nire-ready mo na yan para sa show. So talagang parang sa'yo bro, you are breeding for a show materials. So kaya mula bata, naka-prepare na sila. Oo. Pero ako, sa pagdating sa breeding kasi, gusto kong mapalabas, hindi lang siya pang show. Kasi, ayun nga, nakakapag-judge din kasi ako sa mga show. Karamihan sa nakikita ko na show winner, hindi siya magandang materials for breeding. Kasi para sa akin kasi, meron talagang mga show types, merong mga breeding materials or mga stock birds. Ngayon, yun nga, kung mag-breed ka lang purely for the purpose ng show, puro show type lang ang gusto mong mapalabas, may tendency na yung mga breed mga mapalabas mo, yung mga ma-breed mo, parang magiging one-dimensional lang. Pang-show lang. Pero hindi sila magandang pang-breeding.
Eh ako kasi mas gusto ko yung two-way. Pwede siyang i-show then later on pagka pagka magre-retire na siya sa show. Maganda din siyang breeding materials. Yun yung gusto ko kasi marami talaga akong nakikita na show winner pero maganda lang sila pang show, hindi sila magandang i-breed. Kaya siguro may mga nagtataka na ibang breeder na show winner yung ibon nila pero pag binred nila hindi nagpo-produce na maganda. Hindi, oo, hindi kagandahan yung nilalabas. Kasi yun yung hindi magandang breeding materials yung ibon na yon kahit show winner siya. Kaya ako yun yung gusto ko pang two-way, hindi lang okay lang kasi sa akin kasi pagka ganun yung target ko, walang tapon. Pagka hindi siya pwedeng wala siyang potential sa show, sigurado maganda siyang breeding materials. Ang risk lang kasi pagka purely pang show lang ang target mo. Pagka hindi siya potentially pwede sa show, nakitaan mo na hindi siya pwede sa show, pantapon na sigurado 'yun kasi pangit silang breeding materials. Yeah, dumadami yung pantapon. So kumbaga, instead na kumbaga yung risk mo dun sa breeding para sa two-way, ang option mo lang is pang show material or massive na pwede mong gawin ng breeding. Yun ang kagandahan pagka ang target tina-target mo. Para sa akin, pag ang target mo hindi lang purely pang show, lumalabas, wala kang pantapon. Kasi pagka hindi siya sa tingin mo, hindi siya qualified na i-show, sigurado, maganda siyang breeding materials. Meron siyang magandang features na magagamit po for breeding. Pero pagka ang target mo lang mainly for show, sigurado ako 100% may mga lalabas doon na pantapon na hindi mo magagamit na kahit sa breeding, hindi mo magagamit. Kaya yun yung medyo iwas ako doon sa purely pang show lang. Kaya lang, ang kagandahan naman nun, pagka meron kang napalabas na pang show talaga, ano ng super pang show? Medyo mahirap siyang talunin sa show. Kaso nga lang, ayokong mag-take ng risk na gano'n, na makapagpalabas ka ng super, pero meron ka naman napapalabas na pangtapon. Ayoko nang gano'n. So that maaaring minimaximize mo na lahat ng ma-breed mo, magagamit. Gusto ko lahat ng ma-breed ko, hindi man siya pwedeng ma-issue, sigurado magagamit ko siya ng breeding. Pwede siyang pang stockbird. Walang pantapon. Para kahit nandiyan lang siya sa lock ko, okay lang. Kasi alam ko magagamit. Hindi ka tulad ng may lumabas ka na hindi kagandahan sa show, tapos hindi mo rin magagamit sa breeding material. Yun yung parang gusto mo nang mawala sa loob mo, ayaw mo nakikita kasi hindi mo ma-show, hindi mo ma-breed. Kaya yung iba, binibenta nila kahit mura lang, kahit pagsak presyo, para lang matanggal sa loob nila. So doon lang pumapasok yung mga budget mo yung madalas. Oo. Yung low quality na. Oo, yun ang iniiwasan ko. Kaya ako, okay lang, kahit hindi siya lumabas na pang show, basta pwede siyang magamit na pang breeding, okay lang, kahit nandiyan siya, kahit hindi siya mabenta or ano, hindi ako mapupwersa na alisin siya. Kasi alam ko, magagamit ko siya in the future for breeding. So, napansin ko bro, parang puro German Beauty Homer yung mga nasa loft mo. So, ano ba to? Favorite breed mo talaga? Or, tsaka kung bakit? Una pa lang. Since pumasok ako sa fancy, actually, earlier pa, may fancy na ako. Pero makukonsider ko lang na nag-start talaga ako sa fancy sa pagde-develop at pag-breed ng fancy, 1998. Yun nag-start. Pero 94, 93, may mga fancy na rin ako. Pero yun yung time na parang lang eh. Basta may alaga ka lang eh. Wala pa yung ano mo sa breeding na mag-develop. Yung standard, hindi mo pa alam. Pero nung 1998, nag-start bumalik ulit ako sa fancy. Dun na yung nag-focus na ako sa breeding. Tapos unang-una na hawakan ko talaga dyan ng beautiful. So kaya yun talaga yung mas nag-focusan mo, tsaka actually puro head structure breeds naman eh, no? Karamihan, no? Karamihan head structure. Pero meron din tayong ibang breed na, mga hawak ko dati pa. Inalagaan ko lang ulit. So yun lang mga Rabi. So ngayon nakakwento ka natin si MCP dyan, isang
nagiging judge sa mga fancy pigeon show, so isang privilege to para sa atin makapakinig para sa mga bagong info na nakuha natin about sa isang fancy pigeon breed na German Beauty Homer. So yun lang, maraming salamat sa panonood mga kahabi. Sana supportahan nyo pa yung fancy pigeon industry, yung AC pigeon industry, tsaka yung iba't ibang organisasyon, lalo yung mga club, especially doon sa National Finest Fanciers of the Philippines, yung club na kinabibilangan namin nila MC Pigeon. Tsaka yun, supportahan natin yung mga ibang shows pa. So yun, if ever may tanong kayo mga kahabi, yung can reach online si Sir MC Pigeon sa Facebook. So check nyo lang MC Pigeon. Or ilagay ko na lang din sa description sa ibaba para makita nyo. So if ever may tanong kayo, pwede siyang i-PM directly. Pwede kayo magtanong about sa standards, sa kung ano-anong gusto nyo tanong. Actually, open naman si Sir para doon. So yun lang, maraming salamat sa panonood ng video na to. See you in my next video. Keep safe and God bless.